yun guys, nandito ako sa port ng Surrey. Stop. Pick up ako ng bakal dito sa may Fraser Docks. Daming container. Napakita sa inyo yung pag-deliver ko ng drywall dahil nagmamadali ako eh. Kala ko hindi na ako makaka-pick up kasi Friday ako nag-deliver kahapon. Friday. And Sabado ngayon. Buti nga, meron pang mapipick upan ngayon dito sa Surrey. Buti may mapipick upan pang load. Kasi ano talaga dito, kadalasan kapag hindi ka na nakapick up ng Friday, wala na. Standby ka na dito hanggang Monday. Guys, nandito na tayo sa pick-upan. Pero grabe pa lang haba ng ano dito. Nandito kami ngayon sa kalsada. Thank you. Hello. Pero kalsada lang 'to eh. Dilim. Sige, sa unahan ko may truck diyan, sa unahan ko. Papasok pa doon. Papasok pa doon yung ano, yung pinaka-gate nandoon pa. Pag ganun. Ang layo, haba pa lang dahil pala dito. Mukhang natagalan ako dito. Tsaka itong pick-upan na to, matagal talaga sila magkarga. Nakita ko sa mga ano nila eh, sa ratings nila. Kasi may kita mo sa ratings, sobrang tagal nila. Tapos mga rude daw, yun yung mga comment sa mga comment sa kanila. Yung mga operator daw, mga rude. Tapos matagal daw magkarga. Tingnan mo, haba ng pila, meron pa din sa likod. Sa kalsada lang to yun. So yun guys, eh, bawal mag video or gumamit ng cellphone sa loob dahil mahigpit niya sila. Kaya papakita ko na lang sa iyo after ko mag secure and lumabas dito sa yard nila. Papakita ko na lang sa inyo kung ano ang load ko and then biyahe na tayo pabalik, pauwi ng bahay. Sabado na ngayon eh, siguro makakuwi ako doon Linggo ng gabi na siguro. Okay guys, see you later. So yun guys, nandito na tayo sa loob ng port. Ayan, ang daming truck na nakapila. Dito kami, pipila muna kami dito. Then lalapitan kami ng pick up para pumunta dun sa lugar kung saan kami pipick up ng load. Ang daming building na, no? Kasi yun yung mga yun, no? Kinakargaan yung ano, barko. Ang daming building dito sa BC. So yun guys, yun lang muna ipapakita ko sa inyo. Marapin na yung mga driver yung mga yun dyan. Marasunod sa akin. So yun guys, kaagaling ko lang dun sa may office para kunin yung load information ko. Medyo bibigyan ako ng ano neto ah, challenge siya. Kasi ang pag-load dito, kailangan yung coil, pag nila yung coil, hindi na pwede galawin. Pag ginalaw nila isang beses, pag pumangalawang beses, ano na siya? Tawag dito, may bayad na siya, $150 per coil na ayusin. Ah, mahirap yun ah. Kailangan, sakto talaga siya. Pag binaba yung coil, kailangan, hindi na siya gagalawin. Grabe yung ano dito, yung ano nila. Mahirap, kailangan talaga alam mo, hindi po pwede na hindi mo alam.
And yung driver is ano, yung driver yung may responsible para sa load na to. Walang silang pakialam dito. Sasabihin mo lang sila, mangingi sila instruction kung paano ang gagawin dito. May idea na sila kasi lagi nilang niloload, pero iba-iba tayo ng trailer, kaya kailangan alam mo yung kung paano i-load yung trailer mo. Yun. Kaya pag nag-ano siya, kapag nagkamali ka, hindi na pwede galawin. $150 per coil ang paggalaw niya. Kailangan pag nila, kahit na nandun ka na sa loading area, kanyari habang nandun ka na sa loading area, naglo-loading ka, kahit nandun pa lang, pag pinagalaw, unang galaw okay pa, pero pag dumalawang galaw, may bayad na. So yun ang sabi dun. Kasi tinanong ko siya, what if na yung coil pinagalaw ko while loading? Sabi, sa una, wala pang bayad, pero pag dalawang beses na ginalaw, may bayad na. Hindi na nila gagalawin pala, tatawag muna dito para singilin ng bayad. So yun guys, kailangan ano natin, challenge ako na ito. Tsaka bawal ang camera, bawal ang cellphone pag nasa yard na. Ayun no, medyo mahirapan ako neto. Na 10, buti tinanong ko kung ilang weight siya. 10,000 kilo per coil. Eh sabi ko kung ilan, 8 to 9 daw. Eh sana naman 8 lang. Pero hindi ko napapanayin to kasi over na. So yun guys, yung wala napansin no, yung mga truck ng mga driver dito, puro classic. Ang gaganda oh. Yung mga owner operator yan, karamihan dyan sa kanila. So yun guys, so tapos na ako mag load. Eh kita nyo, pawis na pawis ako. Kahit ang lamig-lamig. Papakita ko sa inyo kung ano yung ano ko ngayon, load ko ngayon. Grabe yung pressure, kinabahan ako ng todo. Yan yung kinarga ko. Yan, coil 9. 9 na coil. And then mamaya kukuwento ko sa inyo kung ano nangyari sa akin. Binidyoan ko lang to ng mabilisan. Yan. Grabe. Grabe yung kaba na binigay sa akin ito, dahil hindi pwede ng second chance. One take lang dapat. Okay, mamaya na lang guys sa pag-akit sa truck. Okay guys, natapos na rin ang ating pag-secure. Yan, isang tarp lang ang ginamit ko. Nakakapagod yun oh. Ngayon, dediretso na tayo sa may Regina. Uwi na tayo guys, let's go. Kita-kita sa truck. So yun guys, sa kalabas na tayo. Success ang paglo-loading natin dun. Grabe yun. Grabe, nakakaba. Okay guys, andito na tayo sa service road. Ayan o, nakalabas na tayo sa may yardan nila. Grabe. Grabe talaga tong ano na to, loading area na to. Pinakaba ako ng gusto. Grabe yung pressure ko, yung kaba ko, dahil alam mo yon, yung maglo-load ka ng kailangan one time lang, hindi pa pwede, walang second chance, bawal umulit. Dahil pwede man umulit, pero malaki ang babayaran mo. Per usog ng coil is $150. Kaya grabe yung kaba na nangyari sa yung pressure, kasi hindi naman natin alam kung yung load ba is sakto, or yung mga coil, yung bigat, kung ang hirap tansyahin eh. Pero sa ano naman, buti naman ni sa awa naman ni na sumakto naman siya, nagkamali pa ako, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Tinawagan ko pa si Daddy kahit bago bawal yung phone doon eh, tumawag ako kay Daddy. Pero ang nangyari, pati si Daddy na pressure. Nape-pressure din siya kasi may bayad yung ano eh. May bayad yung pag-load dun kapag nagkamali ka eh. Kaya na-pressure din siya eh. Hindi ko na rin alam gagawin ko, nawala ako sa sarili ko, nagkamali pa ako. Pero buti naisip ko, nung nagkamali ako sa lead, pinauna ko yung pop. Ngayon, sumakto siya. Na bali, pinicturean ko siya para mayroon akong palatandaan kung paano ko siya nilagay, paano ko siya niload. Grabe yung pagod ko dun.
10 hours na yung oras ko, ewan ko kung saan pa ito abutin, sana umabot pa ako ng golden para or lagpas ng kahit sa bump lang, sana umabot ako doon para isang kinabukasan abot na hanggang bahay na yon. Grabe tong deliverance. First time ko talagang kinabahan ng ganun. Grabe yung kaba ko, todo-todo yung kaba ko. Yung parang nawala ka na sa sarili, nakalimutan mo na yung dapat mong gawin. Kamali ako, pati si daddy na pressure na kasi nagkamali na ako, nawawala na ako sa focus eh. Sa sobrang kaba ko, nararamdaman ko. First time ko kabahan. Sa tagal-tagal ko nagkakarga ng coil, ngayon lang ako kinabahan ng ganun. Dahil pag nagkamali ka, panigurado may bayad. $150. Eh, linggo pa naman, ay Sabado pa naman na walang opisina. Eh, di sa akin ang bayad nun. Kailangan bayad agad eh. Hanggat hindi nagbabayad, hindi gagalawin yung load eh. Grabe, no? Okay guys, kita tayo sa highway. Biyahin na tayo hanggang Regina na to. Yes, let's go, makakauwi na ako. Itong lugar na to, Surrey Fort yun eh. Pero malapit na siya sa Delta, British Columbia, and sa Vancouver. Kaya yeah, magkakalapit lang yan. Yung ano dun oh, tulay yung laki oh. Ay ano pala, tulay ng trend. Pauwi na. Tapos na yung paghihirap, maka-day off naman ng dalawang araw sa bahay. Buti na nga lang, ang coil na kinarga sa akin is 9 na piraso lang. Kung sinampu to, over ako. Over ako sa timbang. Kasi yung mga nakasabayan ko, tatlo kami kumarga eh. Puro 10 coil lang kinarga nila, tas ang bibigat. Sureball ako na ano yun, kasi per weight ang bayad sa nila eh. Per tons pala. Mga owner operator eh, kaya sinagad nila yung ano nila. Tsaka mga puti sila eh, kaya-kaya nila makipag-usap sa mga ano, mga taga Quebec. Gabi, over na yung karga nila, 10 coil, akin 9 lang eh, sobrang bigat na. Tinignan ko eh, nilapitan ko talaga sila eh. Chine-check ko yung kung paano nila kinakarga eh. Tapos chine-check ko yung bawat weight ng coil eh. Eh, ang weight ng isang coil, 90,200. Yung iba, 90,500 LBS. Eh, 10 yun. Kung kukwentahin mo yun sa 10, over na, di ba? O over ka na sa 90,000. Ewan ko kung paano nila ginagawa yun. Kung paano sila nakakalusot sa timbangan. Owner operator kasi sila eh. Ako, ano lang ako eh, company driver, kaya hangat maaari, kung pwede nga lang to 8 lang eh. 8 lang ipapalagay ko eh. Kaso yung 9 na coil is sakto naman siya. 80, umabot siya, nag-total siya ng 86,000. Kasama ang buong trailer, 86,000 LBS. Ayan. Grabe ang pagod ko, ang kaba. Hindi ko, ngayong first time ko naranasan yung ganung ano, na kinakabahan ako. Parang alam mo yon, first timer. Mas kinabahan pa ako doon kesa sa mga lusungin dito sa British Columbia, grabe. Natatawa na lang ako sa nangyari. Na pati yung operator doon nalilito na. Hindi ko pinababa lahat, hindi ko talaga pinapababa yung coil hanggat hindi ako sure pa ganun ako. Here, put here. Oh, wait. Dahil nga pag binaba nila yon, hindi na nila pwede galawin. Yun ang ano sa nila, ang kulit ng ano nila doon. Buti na lang is samakto yung gauge ko. Hindi ako nagkamali. Nagkamali ako sa turo ni daddy. Hindi ko nagawa yung turo niya. Bali yung tinuro niya sa pop, pero nagawa ko sa lead.
Ngayon, yung lead ko nagkamali. Inuna ko ngayon yung pop para tantsahin ko. Isa na lang natitira eh. Tatantsahin ko kung saan ko ilalagay. Ayun, pinalagay ko sa pinakaunahan yung natira. Sumakto naman siya. Sakto siya, 60 yung gauge ko. Yeah, papasalamat ako. Ay, grabe yung kaba ko dun. Kasi kapag inayos yun, $150. Okay guys, sa mga makakapanood na ito, lalo na sa mga Kelsey or ibang tracking na gusto pipick up dito sa may port ng Surrey, ito yung ano, sabihin ko sa iyo, kailangan may orientation to, hindi kayo makapasok nang wala kayong orientation. Ang pangalan ng ano niya is Fraser Surrey Ducks. Yan. Yan yung pangalan ng company yung pipick up niyo dun sa port. Grabe. Uy, laki ng tulay oh. Yan, dyan ako dumaan kanina. Yan, dyan ako dumaan. Ay, kahapon na nag-deliver ako, dyan ako dumaan sa tulay. Hindi ko na na-videoan guys eh, dahil nagmamadali ako, nag-ahabol ako ng load. Yan. Yan oh. Ang laki. Laki, no? Okay guys, sa mga gustong... Sa mga makapanood na ito, ilalagay ko dyan yung picture, kung paano yung picture ng trailer ko, lead, tsaka pop. Pero hindi pa totally ganun talaga yon. Yung lead ko, i-atras pa ng kaunti yon. Pero ilalabas ko dyan yung picture, pinicturean ko eh. Yung lead ko, pipakita ko yung lead ko, i-atras nyo yung limang coil palikod. Tapos yung lead, ay yung pop na trailer, saktong-sakto na yun, ganun na talaga yun, wala na kayong babaguhin. Kung paano sa picture na, kung paano nakalagay doon, ganun na mismo yun. Yung lead, i-atras nyo ng kaunti para siguro mga isang dangkal or kalahating dangkal, i-atras nyo palikod. O sige, sabihin natin na isang dangkal muna. I-atras natin palikod para yung gauge natin sa lead, ay sa drive, hindi siya saktong-sakto. Kasi sa akin, saktong-sakto eh. Para may alawan siya, para kahit mga paano magaan siya. Sumakto dun sa lead, sakto din dun sa pop. Sasakto lahat yan. Basta papakita ko sa yung picture dyan, ilalagay ko. So yan, di ba? Nakita nyo na yung picture. Yan yung sinasabi ko sa yung lead. Kailangan i-atras palikod ng mga isang dangkal o kalahati. Pero tas itong pop ko, yung likod na trailer ko, yan, sakto na yan kung paano yan nakalagay ng ganyan. Ganyan na talaga yan. Kasi natansya ko na eh. Medyo nagkamali lang ako kasi mali yung naisip ko noon dahil sa kaba ko. Dapat itong harap, pang lead to eh. Ay, itong lead, pang pop to eh. Nagkamali lang ako kaya yung pop na gawa ko sa lead. Kaya yeah, itong lead, i-atras nyo ng kaunti. Yun lang guys. Sa ano to ha, tandaan nyo, sa Fraser Surrey Ducks. Yun. Grabe, no? Grabe yung pressure dun. So yun guys, yun na yung Highway 1. Yan, dire-diretso na yun hanggang Regina and Ontario. Itong ano pala, load ko papuntang Innisfil, Ontario, malapit lang sa yard. Yon. Imagine niyo yon, ang lamig ng weather kanina, siguro mga nasa positive 8, tas ang kulimlim, di ba nakita nyo? Tas ang lamig, ang hangin. Pero grabe, tagaktak yung pawis ko, hindi pa nga ako nag-secure. Tagaktak yung pawis ko, grabe yon. Iniisip ko eh. Habang iniisip ko yung kung paano ko siya iloload, iniisip ko yung bayad pag nagkamali ako dito eh. Yun ang isa na kaka-pressure eh. Kailangan perfect eh. Hindi ka pwede na pa basta-basta lang, bara-bara na, okay, ilagay mo dyan, tapos ayusin na lang mamaya. Walang ganun. Kailangan paglagay dyan, yun na talaga. Dami na rin sasakyan, oh. Nandito tayo sa Surrey. Doon tayo pumick up malapit sa Vancouver, sa Delta. Doon. Ito naman, pa punta pa uwi na.
Pantang east. Yan, pa-east na tayo. Magde-day off. Sa ano ngayon eh, Sabado, Linggo, siguro mahapon, Linggo ng hapon, nandun ako sa bahay or gabi, nasa bahay na ako. Then, naalis na lang ako, Tuesday na lang ako, siguro mga tanghali ng Tuesday, alis ako. Kasi Linggo pa makakarating eh, Sabado na eh. Monday, holiday sa Monday, Thanksgiving. Tapos, Tuesday na ako alis. Tuesday, naalis natin papuntang Ontario. Sakto yun, baka Friday ng... Pag umalis ako Tuesday ng tanghali, dating ko doon is Friday ng umaga. Umaga na ang dating ko doon. Sakto to, baka i-deliver ko to, tapos bigyan nila ako ng pipikapin doon or bigyan nila ako ng naka-reading load na. Oops, mukhang traffic sa unahan, no? Ang dami sasakyan, no? Pahon. Okay. Sobrang nakahinga ako ng maluwag dun sa nangyari sa akin. Ang sarap sa feeling na nakasurvive ka sa mga challenges ng buhay. Alam mo talaga, totoo. Alam mo talaga eh, no? Challenges daw ng buhay. Sobrang nakapagod ah. Hindi ko ma-imagine na natapos ko yun ng ganun-ganun lang. Nauna pa ako nakalabas sa dalawa eh. Sa dalawang ano, dahil nga isang tarp lang ginamit ko sa kanila, dalawa. Saktong-sakto lang isang tarp. Nga pala yung load na to, isang tarp lang, sakto na. Basta lumber tarp. Kailangan malaki yung tarp nyo, malaki yung tarp ko eh. Halos bumigay yung tuhod ko, isang tarp lang binuhat ko. Pangalawa, alas din ako maka... Pag ganun ko, sampa ko sa balikat ko, di na ako makatayo. Yung pangalawang tarp, ang bigat. Okay guys, hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat kung umabot kayo sa huling video natin. Thank you so much. Sana... wag patuloy pa rin ang pagsuporta nyo sa akin. Huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel and then like and on nyo na rin yung notification bell para updated kayo kung may lalabas akong video. Mas madalas na ako maglalabas ng video ngayon kapag hindi ako full memory. Ine-edit ko pa iba. Itong video na to, kung walang shoutout to, ibig sabihin, nai-record ko na siya. Kasi ngayon, nakapag-shoutout na ako, ilalabas ko yung video ko sa una. Then, meron pa kasunod. Ito, pangatlo to. Kaya, guys, maraming salamat and sana huwag kayong magsasawang sumuporta sa akin. Thank you for watching and huwag kayong kalimutan subscribe din sa YouTube channel ng girlfriend ko. Hindi ko pa na-upload yung video namin dyan, Stephanie and Signy. And i-shout, i-subscribe na rin ng papa ko, Filipino Tracker Pro. And yun guys, maraming salamat and thank you so much. And stay blessed and stay safe and goodbye guys. Hanggang dito na lang. Thank you.